Halatang naisirain ang kampo ng mga Duterte at pahinain si Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ito umano ang layunin ng mga pagdinig sa House of Representatives, partikular na ang Quadruple Committee o Quadcom ay kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag pa ng mambabatas, gusto ni 1st District of Leyte Representative Martin Romualdez na maging pangulo kaya dinidin umano siya ng House Speaker. This demolition job para masira kami lahat. At mahihina si BP Sara sa 2028. That's purely demolition job. Halata man, ano bang in age of legislation na makikita mo dyan? Wala man akong nakikita. Matagal naman yung mga investigasyon na yan. Sa kabila nito, iginiit ng dating Philippine National Police Chief na hindi niya kailangang linawin ang sarili niya sa Quadcom dahil ayaw niya ring masira ang tradisyon ng interchamber courtesy. Gayunman, sinabi ni Senador De La Rosa na hindi siya natatakot sa Quadcom. Tumanggi rin itong sumali sa anya fishing expedition sa House hearings o paghahanap ng mga kasalanan ng kampo ng mga Duterte. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, wala rin siyang planong magsagawa ng counterattack sa Quadcom o ano pa mang hakbang para hindi ito malaglag sa kanyang 2025 re-election. More than anything else, yung malaglag man ako hindi. Ang concern ko is I have to live longer to see my apo. May apos growing up. Kaya mas concern ako sa health ko kaysa dyan sa papanalo sa next year's election. Samantala, itinanggi rin ni Senador Bato de la Rosa ang umano'y planong ipaturo sa nooy dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog na ilang opisyal bilang drug lord. Aniya, wala siyang intensyon na ipaturo sa kanya ang mga taong matitino at wala sa ugali niya ang gayon. Meron bang ginawa si President Duterte na gano'n noon? Wala naman. Imposible naman niya mangyari. Paano mo idadama yung si Senator Delon at saka si Marujas? Anong basis mo nga kung gusto mo idawit? Di ba? No. Walang ganun. Dapat pangalanan niya kasi yung general na nagsabi sa kanya, parang tanong natin kung anong basis niya, saan siya nakakuha ng informasyon na yan. Sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng isyu na kinasasangkutan ni Alice Guo, plano ni Senador De La Rosa na questionin si Mabilog, partikular na ang umano'y pamimigay ng payola sa isang dating chief PNP. Isasagawa ang susunod at huling Senate hearing ng Committee on Women kaugnay ng isyu sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Martes, September 24. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.